Napansin ko po, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, umabot na po sa billions and billions of pesos yung mga expired medicines and nearly expired na mga medicines na dinideliver po sa DOH. At marami sa mga medisina ito, napakahalaga mga medisina ito, cancer medicines, maintenance, tulad ng diabetes. Ang dami po mga gamot dito na sayang. At alam niyo naman po, yung recipients nito ay mga mahihirap nating kababayan. So, ibig sabihin po, yung po mga mahihirap nating kababayan na apirito, na isahan, hindi po naibigay yung mga gamot na para sa kanila. And who knows, ilan po sa kanila ang dapat nadugtungan yung buhay kung itong mga gamot na ito ay na-dispense sa kanila. Pero dahil po sa kapabayaan ng mga ilan sa inyo dyan sa DOH, time and time again, proven na talaga may mga kapabayaan, may mga sorry mama, may mga inutil, kaya siguro ilan sa kanila, senior citizens, mga mahirap, namatay dahil sa kakulangan ng medisina. Can you give me a reaction on that, madam? Yes, Madam Chairperson and Senator Raffy Tulfo. First, the reports that come out from the audit findings will be cumulative numbers for these specific medicines or commodities that are indicated in the report. Okay, just the same. Ano pong nangyari doon sa mga expired medicines? Ano yun? Binalik ba doon sa supplier para i-refund tayo? Yung pera na, syempre, ayoko naman masayang yon. Hindi nagamit yung mga medicine, nearly expired nung i-deliver. So binigyan ba tayo ng refund o yung ba'y sinunog na lang, ganun-ganun na lamang? Ano pong nangyari doon sa mga expired medicines na yun na worth billions and billions of pesos? Madam Chairperson and Senator Raffy Tulfo, most of these medicines were replaced. Were replaced? Opo, before the expiry dates po. Can you give us a record, the data pertaining to that, na talagang yes, na-replaced? Yes, we'll be submitting, Senator. Okay. Number three, meron na ho bang naparusahan dito sa kapabayaan na ito? Dahil paulit-ulit na po, accumulative, sabi niyo po, hanggang sumabot ng bilyones. So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So kumbaga walang kadala-dala. Itong mga tauhan nyo dyan, dyan mga sa DOH, yung kapabayaan, wala ho bang nasisibak o nakakasuhan man lang? Give us a record of you guys from the DOH na pinarusahan nyo yung mga pabaya rito, kinasuhan nyo, sinibak nyo. Kasi ma'am, pag wala kayong ginawa, pinapabayaan nyo lang na mangyari ito again and again. So magsususpeche po yung taong bayan na nagsasabuatan na po kayong lahat dyan sa DOH. So first, meron na ho bang naparusahan? Meron na ho bang nasibak? Ilan pong nasibak? Yes, Madam Chairperson and Senator Raffy Tulfo. Meron na po tayong mga investigations being undertaken. And investigations? So up to now po, ma'am, wala pa rin nasisibak. So investigation pa rin from 2013 to 2022 na ngayon. Wala pang nasisibak, iniimbestigahan pa rin for so many years? We have already filed official charges dun po sa specific individuals that were found. Okay, ilan po yung nakasuhan? Ilan po yung nasibak? Kasi po, malaking perang pinag-usapan dito by the billions. So, ilan po ang mga nasibak at ilan po yung mga nakasuhan? At give us a record of that. Yes. At sino-sino po ito mga nasibak? At sino-sino po ito naging pabaya na naglustay ng billions and billions of pesos worth of medicines natin? Na dapat po napunta to sa mga mahirap natin, mga senior citizens. Karamihan dito, ma'am, pandugtong buhay eh. Cancer medicines. Did you know that? Okay. Na sana napunta po doon sa mga senior citizens na naghikahos. Okay? Dahil po sila may cancer o may diabetes, kailangan nila maintenance. Hindi po napunta sa kanila. So, who knows, baka dahil dito, ilan sa kanila ang namatay. So, talagang napakaseryosong problema po ito. Naon tanong, ilan na po ang nasibak at ilan pong naparusahan, ilan pong nakulong kung kinakailangan. And I need a record of that para to make sure na seryoso po kayo sa pag-iimbestiga at pagpaparusa sa mga kapabayaan dyan sa DOH. Yung sinasabi niyo po kanina, hindi ko matatanggap yon na iniimbestigahan niyo pa lamang. Ilang years na ito? 9 years na po. Sana nandito po si Secretary, yung ex-Secretary Duque, para siya mag-isa ko. Kawawa naman po si Dr. Berheri na wala siyang kinalaman dito, kung tutusin, bago ka lang. Pero dapat ma'am, pwede niyo pong talong yung mga kasama niyo, mag-imbestiga po kayo. Yung sinasabi po ni ex-Secretary Duque kay Senator Pia Cayetano na na-replace. So, ano pong garanti namin na talaga na-replace? One, we need a record of that, na na-replace po talaga yung mga medicines na expire
So lahat po dapat ilagay po natin in writing o documented, hindi po yung puro salita lang kasi madali po magbitaw ng salita para lamang makaiwas sa kaso. So again, ang tanong ko po, sige, kapabayaan dahil na sa transportation, eh kung gugustuhin po talaga kung slow transportation, saka COVID pa na nabanggit kay Senator Pia Cayetano ni Secretary Duque noon, eh paano yung mga years na hindi naman COVID? So dapat hindi na ho tayo nagkaroon ng problema doon sa pag-expire ng mga gamot. And then number two, kung transportation pong problema, then dapat po nagawa ng paraan yan sa first year pa lamang na nagkaroon na expiration mga gamot because of the slow moving sa pagta-transport. Dapat sa second, third, fourth, fifth, hindi na po nangyari yan. And then ito po talaga para sa akin, dapat po may nakasuhan dito. So gusto ko po sana sa next hearing, kung maaari, Madam Chair, magbigay po kayo ng listahan sa amin kung meron pong naparusahan at ano pong parusa ibinigay sa kanila at pangalan ng mga tao. Kasi ma'am, madaling mag-imbento na meron po kami pinarusahan, 10 Poncio Pilato at 10 Maria. I want a list of names of those people. Pwede, madam? Para to show the taumbayan, especially the poor, na sila pong resipi na gaman ito, na may nanagot sa kapabayaan na ito ay gamot na para sa mga hirap, hindi po inalagaan. At pinabayaan lamang hanggang sa mag-expire.